Manood ka. Hindi ko kailangang i-flip mo. Balance lang, ha? Tignan mo yung dalawa. Shh! Focus! Ang galing! Sus, Mariosep! What's up mga tropa peeps? Magandang araw. Ako si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisperer. Kasama na naman natin ang ating mga aso. Akia is back. Inka is here. Pablo, bakit ka nandito? Si Isko, nandito talaga siya. Kasi ito ang Tatang Training. Sa series na to, ipapakita namin sa inyo na you can still teach your old dogs new tricks. Kasama si Isko the Pogi na isang 11 years old Siberian Husky pero walang alam. Ngayong araw, gagawin natin sa Tatang Training, tuturuan natin si Isko na mag-balance ng treat. Pinakita ni Akia and ni Inka yung pagbabalance ng treat sa kanilang muzzle. Si Pablo, hindi pa marunong noon? Sige, tuturuan na rin kita. Gawin na nating challenge to sa inyong dalawa. Tapos na kasi yung first season ng Tuta Training eh. Ano, Isko? Payagan na natin itong umextra dito? Papayagan ba natin siya sumali? May extra ka rin naman madalas dun sa Tuta Training eh. Dahil hindi siya marunong mag-balance, hindi ka marunong mag-balance, silang dalawa, mga bibo na, marunong silang mag-balance. Challenge natin? Sino unang matututo sa inyo mag-balance? Tingin mo, kakayanin mong talunin si Pablo? Galing yan. Ikaw, ang manalo. Usapang lalaki yan, ha? Shake hands tayo dyan, shake. Okay, pakitaan mo si Pablo na kayang matuto ng mabilis, okay? Galingan mo, ibigay mo ang 101% mo. At least, masasabi mo sa buong buhay mo na kadalawang Tatang Training episode ka na. Sa isang banda, Isko, napag-iisip din ako, may nanonood ba ng show mo? Hindi ko alam kung may fans ka. Tigil na kaya natin to. Pag Isko the Pogi Fans Club, baka dalawa lang yun nandun. Ako tsaka si nanay. Seryoso be, ninenervyos ako sa challenge na to. Alam mo bakit? Kasi malaki yung tiwala ko kay Pablo na magagawa niya. Ikaw ba? Kakayanin mo kaya yun? Baka naman mapahiya si daddy. Tatang Training tapos wala tayong ma-achieve niyan. Kaya ako nga challenge na lang si Pablo eh. Para kung hindi mo man magawa, siya na lang yung magpakita ng balancing act. Pinakamaganda magturo ng balancing act kung mas may focus na yung aso mo sa inyo. Kung hindi nyo pa napapanood yung training kung paano natin kukunin yung atensyon ng aso, nandito yon sa aming YouTube channel. Pwede nyong hanapin, dun yung muna simulan. Dahil si Isko ay may focus na, dapat mas madali na siyang turuan ng balancing act. Kaso, kadalasan, yung mga aso, kagaya ni Isko, medyo sensitive siya dito sa area na to. Hindi siya nagagalit, but tinatanggal niya agad. Ayan, nakita niya, medyo ginagalaw-galaw niya. Kung gusto mo mas makuha yung attention ng aso mo, kumuha ka ng isang kakaibang treats. Yung mas gusto niya, wag yun ang ipatong mo. Yun yung pang-direct mo ng focus sa'yo, kagaya nito. Papatong ko, ayan, nakita niya, iniiwas niya na. Shh! Papatong ko lang, hey, ayan o, maayaw siya. Didikit ko lang yan. There you go. Sabay lang na dikit. Yan. Pinakauna, i-desensitize mo yung aso mo kapag may lumalapit na treats o bagay dito sa bandang muzzle niya. Paano gagawin yun? Isabay mo yung paglapit and then pag-reward sa kanya ng treats. Again, bigyan ko siya. Step 2, yung eye contact and pagpatong nito. Okay? Shhh. Kung gusto mo, pwede mong hawakan sa muscle yung aso mo. Pero huwag mong hihigpitan. Bakit? Kasi lalo lang nilang tatanggalin. Gusto mo, nakaalalay ka lang. Parang ganito. Shhh. Ayan, iniiwas pa niya. Kasi gusto niyang kunin yung treats. Isko, contest to! Challenge to! Kailangan bilisan mo. Baka yung isa mas mabilis sa'yo. So, naipatong ko na, hawak ko pa, but yung isang treat na gusto niya, focus, naduduling na siya. Naduduling ka. Okay, ulitin natin, bebe. Ulitin natin. Okay. So, ngayon, lalagay ko ulit.
hawak ko lang. Sanayin ulit natin siya. Ayan, ayan, ayan. There you go. Nilalaglag pa niya, don't worry. Makukuha niya rin ito. Makakuha lang ako kahit mga 2 seconds na nakabalance sa kanya. Matutuwa na ako. Focus. Ayan o, ayan na, ayan na. Focus. Focus. There you go. There you go. There you go. I reward agad. Yes, very good. Very good. Pag nakita mo, mas comfortable na yung aso mo, pwede mong ipato. Dadalhin mo ngayon pa eye contact sa'yo. Focus. Ang tagal na yan. Very good na yan. Tandaan nyo guys, ang ginagawa natin, una dinisensitize natin yung paglapit ng bagay dun sa muzzle para hindi niya ganunin ang ganunin. After that, we ask the dog to focus on us habang nakapatong to. And then, we need to make sure na ma-reward natin yung aso habang nandun pa yung treats or kung ano man yung bagay na ilalagay nyo sa muzzle niya. Focus. Yan o, nakatingin siya sa akin. Focus. Bamila! Aba, nag-flip! Nag-flip! Nasambod niya! Nakita niya, nasambod niya! Aksidente ba yun? Feeling ko, ayaw mo nilalangok, kaya ka gumano, na-flip tuloy. Ginagawa ba yun? O, tsamba? Testing ulit natin, ha? Wala nang hawak na treat si Daddy. Isa na lang, ha? Focus. Yan na naman yung lahat. Guys, tinuturuan ko lang mag-balances ko, hindi pa yung flipping. Merong ibang way to teach yung aso kung paano i-flip ng ganon. But yun sa kanya, tsamba lang yung kanina. Tsamba lang yun. Nagyayabang lang yan na. Oh, dali lang. Chicken joy. So, kay Pablo na tayo magtuturo. Feeling ko kay Pablo mabilis lang. Kasi kay Pablo, pag nilagay ng ganyan, hindi naman siya sensitive masyado. Kasi case ko, palapit pa lang nilalayo na. So dapat mas madali sa kanya. Pwede kong gawin, idiretso kong ilagay, tas ask si Pablo to give me eye contact or mag-focus sa akin. First try. Ayan, binababa niya yung ulo, kaya nakaalala yung kamay ko. Ulitin natin. Focus. Aba, mabilis. Ayan, ginagawa na natin yung focus kasi ito na ituro na sa kanya. So, re-reward ko ulit siya habang hindi niya binabagsak yung binabalance niya. Isko, mukhang natalo ka. Second try. Focus. Don't move. Aba, try. Nag-flip din. Hindi pa flip. Nakita mo lang nag-flip si Kuya Esko. I-flip-flip mo na rin. Third try. Don't move. Focus. Aba, nag-flip ka na naman. Hindi pa nga flip eh. Sobra ka eh. Papasikat ka eh. Ginagawa ko pa yung isa eh. Parang sinasabi mo naman na balancing act lang yung tinuturo, flip na agad kaya mo. Maganda pala kapag may challenge, no? Dinadagdagan mo yung tinuturo ni Daddy, no? Yung balancing act, kadalasan makikita ng mga dog owners or ng mga tao na it's a trick, ang galing ng aso. But, para sa akin, it's a measure ng focus ng aso mo. Sana may natutunan kayo, kagaya ni Isko. Alam nyo naman, pag matanda, medyo mabagal na yung reflex. Hindi na masalo, pero nakasalo siya dalawa. Sabi ko nga, di ba, you can teach all dogs new tricks. Kailangan mo lang ng tiyaga, determinado ka, at pasensyoso ka. Isa na namang successful na tatang training is ko! Akala ko abutin tayo ng isang linggo para matutunan mo lang yung balancing act. Akala ko talaga hindi mo kakayanin. Sabi ko, himala na lang kung magawa mo to. You never fail to amaze me. Kayo ang humusga. Sino ang nanalo? Akala ko tatalunin ka ng matindi ni Pablo. Akala ko si Pablo lang yung makakagawa. Meron ka palang competitive attitude. Talagang ginalingan mo. Tapos may flip-flip pa. Pasikat ka rin eh, no? Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and i-click mo na rin ang notification bell. At kung meron ka namang social media, you can follow us sa Facebook at Instagram. Hanapin lang ang The Pinoy Dog Whisperer.